At ipong kausapin si Direktor Albert Mogol, ang direktor po ng rehiyon para nga po sa usapin nitong forest fire. Siya po ang pinuno ng Civil Defense, Office of Civil Defense diyan po sa Cordillera. Magandang umaga po, Direktor. Magandang umaga po, Idol Ted, at sa lahat po ng nakikinig. Opo, salamat po. Maalab na pagbati mula sa Cordillera. Amen, amen. Salamat po na marami. Sir, kumusta po ngayon ang sunog dyan? Nung huli po kasi pito ito sa inyo pong region. Ngayon po ba ilan po itong ongoing pa po na forest fire? Sa awa po ng Diyos, ay isa na lamang po. Ito po ay kasalukuyan nagaganap sa Bakun Benguet. Pero ito po ay under control na po. Opo. Gaano po kalawak so far itong existing po na nasunog ngayon? Ito po mga 7 more or less 7 hectares po. 3 to 7 hectares. Oo. So pero sa buong buong Cordillera po maabot na po tayo ng more or less mga 3,000 hectares na po since January. Oo. Anong klaseng ano ito mga puno ang nasunog, sir? Ito po ay yung mga Benguet pines kasi po dito sa based from the information from DNR, ang Benguet pines po isa sa pinaka highly combustible na variety ng pines. Kaya po manonotice natin na bakit po naka-focus dito sa Benguet at dito sa Mountain Province. So Benguet pines ito. Opo, opo. Opo. Sige, so bago po itong existing po ngayon na kaninyo ay under control, meron na ho ba kayong report kung anong pinagmulan po ng apoy? Actually po, based sa last meeting namin with the BFE, ano, yung assessment nila, tatlo po ito. Unang-una po ay ito po ay dahil sa pagkakaingin. Mm-hmm. Alam naman po natin dito sa Benguet, marami, lalong-lalo na po pag tag-init, bago magtag-ulan, ay sinasamantala nila ito. Nagkakaingin po sila at ito po ay dahil ngayon ay El Nino ay hindi na po nila siguro nakokontrol. Mm. Kaya po ito ay lumalaki. At ang pangalawa po ay yung pagsusunog po ng mga basura na naiiwan ng mga ating mga kasama. At pangatlo po yung pagtatapon ng sigarilyo. Yan po yung tatlong main causes ng mga sunog dito sa Cordillera. Oh, ito hong mga nasunog na areas ngayon, ano po ang effect nito sa mga taniman kung meron man po? Taniman po para sa ating pong pagkain o agricultural production, sir? Wala naman pong masyadong effect ito kasi mga forest po ito. Mm-hmm. Hindi naman po affected yung ating agricultural agricultural lands. So, ang pinaka-affected po yung ating nasa programa under the National Greening Program na ito po ay mga tinanim natin na siguro po libo-libo na po ito since 2012, 2015, 2017, and 2019. Ubus na po ito. Ubus na po ito ngayon. So, napakalaki po ng effect, no? Sa ating programa ng ating pamahalaan na National Greening Program. Kapag ba ganyan, sir, na nasunog ito, ano po, at ngayon nga po, mabuti nga po at naapula na, ano po ang gagawin ngayon ng gobyerno dyan sa mga nasunog na lugar? So far po, ano, itong mga nasunog na lugar ay ina-assess po ito ng DNR. After po ng malawakang assessment ang ating DNR. At they will come up with a rehab and rehabilitation program para po bumalik sa dati ang ating kagubatan. Kasi po yung katulad po nung sa Mount Santo Tomas, ito po ay under the writ of kalikasan. Ibig sabihin po protected area ito na dahil meron po tayong mga yung mga water supply natin nagagaling dito sa lugar na ito. Sige po, may tanong lang po si Chacha ano ho bago pong ilang pakatanungan ang nalilikod. Okay. Opo. Yun pong mga nabanggit ninyong dahilan kanina no kung bakit po nagkakaroon ng forest fire. Kasama din po ba doon yung mga natuyong dahon? Posible po ba yung pagsimula ng apoy o yun lamang mga nabanggit ninyong rason kanina? Yung po kasing mga pine needles no, ito po ay bumabagsak. Natural ka ng pine tree yan. Mm-mm. And ito pong
mga pine needles na ito ay nagsisilbing fuel, no, pag lalo na pag tag-init. So tuyong-tuyo na po ito. Hindi lang po yung mga down, kundi ito yung tinatawag natin na mga pine needles dito sa Benguet Pines. So ito po ay very combustible. Pag may konting ano lang po, konting apoy, ay mabilis pong kumalat ang sunog. At kung titingnan po natin yung composition ng pine, ano, parang meron itong natural na fuel. Ang tawag dito, salem, kung sa in local term, na parang may kaya ito madaling mag-ignite. Meron pong component ito sa kanyang bark at dun sa puno mismo. Opo. Ito hong nagkakaingin, para saan po ito? Sino nagkakaingin dyan? Saan nila gagamitin po yung mga abo kung sakasakali man po na itong ang kanilang purpose para po sa pagtatanim? Opo. Ang kaingin po ay nagki-clearing lang po sila. Hindi naman po sinusunog yung forest. So they just clear the area para po ito i-prepare for planting? Pag medyo tag-ulan na, opo, para mataniman naman nila ng gulay. Pero kumakalat po ito sa ating mga forest. O sige, meron ho bang ano dito talagang masinsin ng investigasyon para mapanagot kung sakasakali pong ito'y bunga ng either pagsasadya o kapabayaan? Opo, ang ating pong local na pamahalaan in coordination with DNR, meron na po tayo mga nasampahan ng kaso at under investigation na po ito. Ito po ay parte ng ating ginagawang paraan para po mabawasan at makontrol po itong mga nangyayari nito. Aside from our education and information campaign na ginagawa po. Opo, sige. So ito ho ngayon na ongoing ho na sunog kaninyo at meron pa hong mga 7 hektarya po ito? More or less 3 to 7 hectares po ang affected. Oo, and then so when do you expect this to be out? Normally po, kasi po gumagawa na po sila ng mga tinatawag natin na fire lane or fire break. Mm-hmm. Para hindi na po ito kumalat. Mm-hmm. Opo. As soon as umabot po sila sa lugar na ito, kasi po nahirapan na po talaga ang ating mga bumbero dahil because of the terrain. Hindi po makaabot yung ating mga pamatay sunog. Ang ginagawa na lang po nila is to establish fire boundaries or fire break. At opo, yun po ay siguro mga in a matter of one day or days. Kasi under control na po ito. Oo, pero sir, kasi nga po nasa bundok ito, anong gamit ng ating mga bumbero at anong kanilang training dito? Paano ang kanilang pagpunta doon? Naglalakad lang ba sila o they are may tulong po mga helicopter? Doon sila nagrarapel pababa? Paano po ito? Naglalakad lang po kasi yung helicopter na ginagamit po natin ay para po sa Bambi Bucket operation, yung po nagbabagsak po ng tubig. Oo. Okay, pero wala silang as in gamit sa bundok na uri po ng mga ginagamit ng ilang mga mauunlad na bansa po kapag pinag-uusapan natin, forest fire din? Medyo ang gamit lang po nila ay yung mga inisyo natin ng mga paggawa po ng fire lane o fire break. Kaya nga po ito yung pinag-uusapan namin as a way forward na kailangan po mag-modernize na rin po ang ating BFP. Kasi based from our conference, ang training po nila is more on structural. Mm-hmm. Hindi po katulad ng ibang bansa. Yan din po ang assessment po ng USAID na experts na pumunta dito. Kailangan nila ng modern personal protective equipment. Kasi po hindi pwedeng gamitin yung mabibigat na suit na ginagamit sa structural. Kailangan po ay light na fire retardant at meron pong mga oxygen na silang dala at first aid kit. Opo. At ito nga po nga, sabi nga ninyo, moving forward rito, dapat magkaroon ng kasanayan ang ating mga bumbero sa ganitong mga lugar po. Kasi nga, because of climate change, no? Hindi mo na masabi opo. Yung tagtuyot na yan at mabilis pong kumakalat ito. So, ito rin po ang rekomendasyon po ninyo, Director. At ano ang tugon dito ng Bureau of Fire Protection po at inyo pong counterpart sa national? Actually po, nagkaroon na rin po sila ng pronouncement during the launching of the National Fire Prevention Month. Nabanggit po ng kanilang hepe na ito po ay kanilang willing workout na may front load yung modernization program. Kasama na po yung helicopter at yung mga PPE para po hindi lang po tayo umasa sa ating Philippine Air Force.
Mm-hmm. At isa pa po, way forward po natin, ipinag-aaralan natin yung cloud seeding operation. Nandito na po yung component po ng ating 900 weather group ng Philippine Air Force. Mm-hmm. Para po, hindi po ito direct suppression ng fire, kundi para magkaroon lang po ng konting ulan. Uh-oh. At mabasa ang ating mga kabundukan. As an additional po na action na ginagawa natin. Opo. Para po hindi na po mag-spark o hindi na po kumalat yung mga apoy in the future. Opo. Napakainam po na amin po napakinggan ang inyo pong informasyon na ito mula sa inyo para namin maintindihan po kung ano ginagawa ng ating pong pamahalaan para po masugpo na itong sunog nito na nababahala ho kami dito sa Kapatagan sa aming mga nababalitaan. Opo. 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 Salamat po, Direktor. Mabuhay. Mabuhay po kayo, Idol Ted, at sa lahat po nakikinig. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you. Director Albert Mogol, ang Regional Director po ng Office of Civil Defense sa Cordillera Administrative Region. Ted Failon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.